Sound check, 1, 2, 3. Okay, maganda ang umaga po sa ating mga nagmamahal sa Diyos, saan mang dako sa bansang ito ng Pilipinas. Welcome po tayo muli sa atin pong live stream gospel service sa linggo na ito. Dahil po sa ECQ, naka-lockdown po ang buong Ilocosor, kaya tayo po ay live stream service lamang po tayo. Kaya inanyayahan namin kayo sa inyong mga tahanan na makiisa sa gawain po na ito ng live stream, at isipin mo na ikaw ay nasa bahay-sambahan. Kahit na ikaw ay nasa iyong tahanan, dapat in-na-in ka sa gawain na ito para sama-sama tayo, iisa ang espiritu, iisa ang pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal namin na taga-subaybay ng Jesus, the Brightness of His Glory Church, sama-sama po tayo sa umagang ito. Ihanda po natin ang ating sarili, ihanda natin ang ating pakikinig, ihanda natin ang ating puso upang sabay-sabay tayong kumain ng mga salita ng Diyos at pagsamba sa espiritu at katotohanan, sapagkat yan ang nais ng Diyos sa atin. Hindi po tayo dapat titigil sa pagsamba na kahit tayo ay nasa ating mga tahanan, gawin po natin ang ating mga tahanan ay sambahan. Ito na po ang panahon na ang ating mga tahanan ay gawin nating sambahan. Kaya mga minamahal, iniibig namin sa Diyos dyan po sa inyong mga live stream, sa inyong mga cellphone, naway handang-handa na kayo sa umagang ito na makiisa sa amin pong gagawin na ito para sa ating lahat. Doon lalo na higit sa lahat sa may mga uhaw at gutom sa salita ng Diyos, kailangan po natin na hangarin natin na mapakinggan pa rin ang mga aral ng ating Panginoon, sapagkat dito lamang po tayo mapapalakas sa ating pong pananampalataya. Mapapalakas tayo sa ating pong pananalig at hindi tayo matinag sa mga bagay na nangyayari at nagaganap ngayon. Kailangan pa rin nating sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. At ito po ay pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na kailangan pa rin nating may live stream. Sapagkat ang Diyos ay buhay na buhay, kailangan din po nating handa tayo sa pakikinig, na buhay sa pakikinig at buhay sa pag-awit, buhay sa pagsamba, na kahit kayo ay nakasubaybay lamang sa inyo pong mga cellphone o anumang mga gadget, ang atin pong pagsamba ay totoong totoo pa rin. Dapat kaisa pa rin kayo sa pag-awit, kaisa sa nalangin, kaisa kayo sa pakikinig at pagsamba na atin pong gawin sa umagang ito. Welcome to our live stream gospel service at Jesus, the Brightness of His Glory Church. At maya-maya po tayo magsisimula na. So kung tayo po ay handa na, ang ating pong mga gadget ay bukas na at naka-online na kayo sa ating pong gospel service sa umagang ito, mga minamahal, ay atin na pong simulan ang gawain na ito. Glory to God. At ang pamagat po, ang tema po ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito, the sign of covenant. Pakatandaan po ninyo sa Genesis chapter 9 verse 16, the sign of the covenant. So, nakasubaybay po, subaybayan po natin ang mensahe sa araw na ito na pinamagatang the sign of the covenant from the book of Genesis chapter 9 verse 16. Kaya po mga minamahal, simulan na po natin ang live stream gospel service for the glory of the Lord. Kaya tinatawagan ko na po ang ating pong mga awit na pangunahan tayo sa awitin. At kaibigan, minamahal namin sa Panginoon, makiisa kayo kahit kayo na sa inyo mga tahanan, damhin ninyo
ang pagsamba natin sa Diyos, damhinin nyo ang pakikinig ninyo sa mga salita ng Diyos, damhinin nyo na parang kayo ay kaisa namin na narito kayo sa lugar na ito, isipin ninyo, ilagay ninyo ang inyong mga puso sa awitin, pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos. God bless the live stream in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, amin ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Mangusap ka sa bawat puso at kaisipan, Panginoon, na makaulayaw ka, na masamba ka nila, Panginoon, masamba ka namin, O Diyos, ng buong puso at lakas, Panginoon. Sapagkat ang umagang ito at ang oras na ito, Diyos, ay para sa iyo. Ayaw namin na magkulang ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, masasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay nga, O Diyos, ng lakas namin, Panginoon, ay galing lamang sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw namin, O Diyos. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan.
pinangalan mo, Jesus, dakila ka, tangi sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko, Diyos, ayaw kong magkulang ng kamangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo, Diyos, sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, O Diyos. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo, Jesus, dakila ka, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo, Jesus, dakila, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay, Panginoon, ang lakas namin ay laging tanging sa iyo, Panginoon, kahit kami, Panginoon, ay mananalangin sa iyo. Hallelujah. Lord, hallelujah, tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Purihin ka, Ama, luwalatiin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, tunay na dakila ka sa aming buhay, sapagkat, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, bagamat, O Diyos, limitado ang aming panahon, subalit, Lord, dakila ka sa aming buhay, Panginoon. Maging, O Diyos, Lord God, sa lahat ng nakakapanood, dakila ka, aming Panginoong Jesus, Lord God, higit ka sa lahat ng anumang bagay sa mundong ito, Lord God, hallelujah, anumang hadlang ng kaaway, O Diyos, upang sambahin ka, Panginoon, narito kami, O Diyos, sa kapangyarihan po ng iyong Espiritu Santo, Lord God, na patuloy kaming sasamba, aawit sa iyo, Panginoon, sapagkat ito ang aming buhay, ito ang aming kagalakan, Panginoong Diyos, hallelujah, Lord God, na sambahin ka, papurihan ka at luwalatiin ka, Panginoon, kahit sa umagang ito, Diyos, ariin mo ang lahat na para sa iyo, ang aming buhay, ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming kalakasan, ang aming buong pagkatao, Panginoong Diyos, Lord God, maging, O Diyos, sa kanilang mga tahanan, Lord, bless them, Father, in the name of Jesus, O Diyos, purihin ka, Panginoon, sa lahat ng kaluluwang nagpupuri sa iyo, lahat ng kaluluwang nananampalataya sa iyo, Panginoon, na mga umiibig at nauuhaw sa iyong mga salita at sa iyong presensya. Lord, bless them, Father God, by the power of your word. Sa umagang ito, Diyos, ang kalakasan ay kanilang maranasan, Panginoon. Ang kagalakan ay dumating sa kanilang mga puso, bawat isa sa amin. Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan, Lord. Hallelujah, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka at magpalain niyo rin po ang iyong mga salita, Panginoon, na dadalhin ng iyong abang liping lingkod na si Pastor Tito. Lord God, bless your word and anoint your servant, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Purihin ka, Ama, luwalatiin ka, O Diyos. Wala po kaming ibang pinupuri at niluluwalhati kundi ikaw, na aming Panginoong Jesus, na lubos na nagmahal at umibig sa bawat isa sa amin upang abutin kami mula, O Diyos, sa kadiliman at dinala mo sa iyong napakagilagilalas na liwanag. Salamat po mula sa lugar, hallelujah, sa lugmok ng kasalanan at dinala mo sa kami sa iyong katwiran at kabanalan. Salamat po sa pag-ibig na for God so loved the world that you gave your only begotten Son, that you whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa pag-ibig mo, Diyos, na nagdala ng kaligtasan, O Diyos, sa buong sanlibutan ng sino mang sampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, Ama, luwalatiin ka ngayon magpakailanman. Salamat po sa katagumpayan, salamat po sa iyong presensya, O Banal na Espiritu, O Rabasakaya, Rahanda, Rabakaya, Glory
glory to you, God. We long to your presence, Holy Spirit. To our three gathered in your name, you are in the midst of us. Salamat po sa iyong presensya. Yes, Lord. Inaasam namin, patuloy namin inaasam. Hallelujah, yung banal na presensya at ang iyong mga salita. We give you praise and glory in Jesus' mighty name. This is our prayer with gladness and excitement in our heart. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Diyos, napakadakila mo, Panginoon. Ibaba mo, Diyos, ang iyong Santong Espiritu sa bawat tahanan, Panginoon. Na siyang nakikinig, O Diyos, na siyang nagpupuri sa bawat tahanan, Panginoon. Na siyang nakikinig, Panginoon, at nag-umaawit sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ibaba mo ang iyong Santong Espiritu sa kanilang mga puso. Mula sa ulo hanggang sa talampakan, mararanasan kanila, Panginoon. Mararanasan nila ang iyong kapangyarihan. Mararanasan nila, Panginoon, ang apoy, Panginoon, na mula sa iyong kaluwalhatian at kaluklukan, Panginoon, na iyong presensya, Panginoon. Lord, ibabamo ang iyong Santong Espiritu. Hindi man kami sama-sama sa lugar nito, O Diyos. Ngunit, Lord, sama-sama kami sa Espiritu mo, Panginoon. Sapagkat kami, Panginoon, Diyos, ay iisa, Panginoon. Iisang kaisipan, iisang layunin, Panginoon. Iisang gawa, Panginoon, Diyos. Iisa ang aming sinasamba. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sapagkat kami inibig mo, Panginoon, mula pa nung una, Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, at hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, Diyos. Salamat sa pag-ibig mong ito, Panginoon. Let your power flow, God. Hallelujah, Jesus. Oh, rabakasa ka ba kaya? Luwalhatiin kang ganap, Panginoon. Luwalhatiin kang ganap, O Diyos. Hallelujah. Jesus. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Ikaw ay kamangha-mangha, O Diyos. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Minsan pa, hallelujah, kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa pinig mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ang katwiran mo siyang nakikita pa sa bawat isa sa amin. At ang iyong kapangyarihan, magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, walang hanggang Ama. At ikaw ang lagi namin kasama, Panginoon. Hallelujah. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang lahat, ako'y malinis na
kapangyarihan, magpakailanman ikaw ang Panginoon. Walang hanggang, walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa pinili. Iyon nakikita, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piniling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Ay pinako, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay wagas at ang siyang naghari sa bawat isa sa amin. Wala nang ibang amin sa asambahin, Panginoon, kundi ikaw, sapagkat ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ikaw ay naghirap para sa amin, Panginoon. Lahat, Panginoon, sa latay mo, Diyos, wala na kapangyarihan ng sakit at karamdaman. Wala na kapangyarihan ng takot, Panginoong Diyos, sapagkat kami, Panginoon, Hallelujah. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Ikaw ay pinako. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Damhin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang naghari. Ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, nawag mong anak, itinabi sa pinili. Ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyo nakikita, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyo nakikita, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus.
ka, Panginoon. Sapagkat ikaw ang kataas-taasang Diyos. Walang ihigit ni naman sa iyo. Walang ihigit sa kapangyarihan mo. Sapagkat ikaw ay kamanghamanghang Diyos. At ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sa ibabaw ng lupa, Panginoon, wala kaming ibang sasambahin. Kundi ikaw, O Diyos. Wala na, O Diyos. Hallelujah. Wala nang ibang maitaas sa pangalan. Kundi ikaw, O Diyos. Aming Diyos sa buhay. Jesucristo ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Diyos. Salamat sa umagang ito, Panginoon, sa kapangyarihan mo, sapagkat, Panginoon, dalawang tatlong nagkatipon sa pangalan mo, ikaw ay narito, Diyos. Maraming salamat. Luwalhatiin kang ganap, Panginoon, mula ngayon, hallelujah, Jesus, at magpakailanman. In Jesus' name, amen and amen. So, mga minamahal at iniibig namin sa Panginoon, kung kayo'y napagpala sa mga awitin na atin pong napakinggan, nawa po ay nakaisa kayo sa pagsamba natin sa pagitan po ng awit, sapagkat ang mga awitin ay para sa Diyos. Ngayon naman po, ang mga salita ng Diyos ay para sa atin. Kaya sa lahat ng mga nakakinig ngayon at nakasubaybay sa live stream ng Jesus, the Brightness of His Glory, ito po'y paalala po sa ating lahat na ang salita ng Diyos ay para sa atin. Ang tugtugan natin, ang panalangin natin ay para sa Diyos. Ang mga awitin na ating inawit ay para sa Diyos. At ibig natin na kapag tayo'y umawit ay narinig tayo ng Diyos. Ganun din naman, ang Diyos ay naglalayon na sa Kanyang mga salita ay makinig din tayo. Sapagkat kung hindi po tayo makikinig sa salita ng Diyos, anong dahilan kung bakit gusto nating mapakinggan tayo sa ating mga panalangin sa Diyos? Anong dahilan kung bakit tayo gustong mapakinggan ang ating mga awitin sa Diyos, ang ating mga tugtugin sa Diyos? Kaya mga minamahal, ibig din ng Diyos na makinig tayo sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa atin. Kaya sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga pakinig. Ituon po natin ang ating mga tenga sa pakikinig. Kung maari po ay maglagay kayo ng headset sa inyong mga cellphone para mapakinggan ninyo ng mainam ang mga salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Pastor Tito Asugas dito po sa aklat ng Genesis chapter 9 verse 16. The sign of the covenant. The sign of the covenant, ang tanda ng pangako ng Diyos. Kaya hindi na po natin ba patatagalin pa because our time is limited lang sa panahon na ito. Atin na pong tinatawagan ang atin pong minamahal na Pastor Tito Asugas na magdala sa atin ng mensahe, The Signs of the Covenant. God bless the message. Glory to God. Salamat po, Bishop. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon po muli. Isa pong maginhawa at masaga ng umaga po sa atin lahat na ito po'y araw ng Linggo at muli po tayo muli ay sama-sama sa pakikinig po ng salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan sa umagang ito. Umasa po tayo sa Diyos at sa Kanyang Espiritu Santo na tayo po ay makakarinig ng mga kapahayagan lalo na sa ating panahon, na sa huling panahon o oras na po tayo, mga minamahal ko sa Panginoon. Napaka-delikado na po ang ating mga kalagayan, kaya nga po ang Diyos ay nananawagan na tayo po ay manumbalik po sa Kanya. So, glory to God. Hallelujah. So, bago po tayo makarinig, mga minamahal ko sa Panginoon na mga mensahe ng Diyos, tayo po ay muna ay manalangin po at ating ipapanalangin ang ating pong pagsalo-salo ang mga salita ng Diyos. Bagamat ang aking katawan po ay hindi kondisyon, ngunit kondisyon po lagi ang salita ng Diyos, na magpapahayag po sa atin ang Kanyang Espiritu. Glory to God. At tayo po ay manalangin, aming Diyos Ama sa langit, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Salamat po sa araw at sa umagang ito na iyong ipinagkalob sa amin, na nga hindi nga po hadlang anumang mga pangyayari sa aming mga panahon, na medyo pandemic, o anumang klaseng mga protocol o Diyos ng government, o Diyos ay hindi to hadlang upang hindi ka papurihan, sambahin at parangalan, at pasalamatan sa iyong kabutihan at maipahayag ang iyong salita. Dahil o Diyos, ito ay walang gapos at walang tanikala ang iyong salita ay makapangyarihan. Higit pa sa magkabilang talim, o Diyos, na ito ay diretsuhang
titimo sa puso at isip at kaluluwa ng tao, Panginoon. Ito'y makapangyarihan ngayon sa salita, higit sa salita ng tao, at tiyak ito'y mangyayari at magaganap at hindi napipigilan dahil ito'y banal, sakdal at matuwid. Salamat po amang banal sa araw at sa umagang ito sa lahat po ng mga makikinig sa live stream at sa about isang narito sa amin, Lord. Patuloy mong handa ang aming mga puso na pakinggan ang iyong mga salita sa panahon, O Diyos, ng iyong lingkod na si Noah, O God. In the days of Noah, O God, na kung saan mayroon kang tipan, O Diyos. Hallelujah. Pakipagtipan mo sa tao at sa lupa, Panginoon. O Diyos, hallelujah. Kapahayagan po ang aming dalangin maging sa aming kapanahunang ito, Lord. Pinupuri kita at lulhati. Acknowledge the presence of your Holy Spirit, Father God, in Jesus' mighty name, and all the glory belongs to you, my God, in Jesus' name. Amen, amen. Praise God, hallelujah. So ngayon po, mga minamahal ko sa Panginoon, a sign of His covenant. A sign of the covenant of God doon sa panahon ni Noah. Ito po ay Genesis chapter 6, 7 hanggang 9 po ito. Ito yung buong kasaysayan po ni Noah sa kanyang henerasyon. Na kung saan po ang tao po ay magpo-focus lamang po tayo dito sa Genesis chapter 9 verse 16. Doon po tayo. So, babasahin ko po sa inyo muna mga minas sa Panginoon dito sa Genesis chapter 9. Glory to God, verse 16. Hallelujah. And the bow shall be in the cloud and I will look upon it that may remember the everlasting covenant between God and every living creatures of all flesh that is upon the earth. Ang sabi po dito muli, at ang baghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking malaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. So, mga mga sa Panginoon, days of Noah, mga mga sa Panginoon, sa panahon ni Noah, siya po ay talagang matuwid. Siya ay nakasumpong ng biyaya sa Panginoon ng Diyos. Ano ba ang panahon? Ano ba itong signs of His covenant of the covenant? Yung sign is the God of sign. He's the God of covenant. So, ang covenant po, mga mga sa Panginoon, a former serious agreement or promise law, a form written agreement between two or more people. So, ang covenant po, mga minamahal ko sa Panginoon, ito po ay agreement. Kasunduan. Ito po ay talagang may lagda. Mga minamahal ko sa Panginoon, napakahalaga po nito na ating po nga maunawaan. Bawat isa sa atin, itong covenant na ito, mga minamahal sa Panginoon, ito ay kasunduan doon sa sinabi ng Diyos kay Noah, sa panahon ni Noah. Ito po yung agreement, a serious agreement, formal na pakipagkasundo ng Diyos doon sa tao sa panahon ni Noah. So mga minamahal sa Panginoon, ano ba ang panahon ni Noah? So, ang panahon ni Noah sa chapter 6 ng Genesis, mga minamahal ko sa Panginoon, ay talagang puno na po ng tao. Madaming tao, kung ating pong babasahin, at nung doon sa panahon ni Noah, talagang makikita mo ang sobrang sama. At naroon na po doon ang mga giant, nagsipag-asawa ang mga anak ng Diyos doon sa panahon ni Noah, at sila po ay naging makapangyarihan at naging higanti. Mga giant po, kung ating pong babasahin, kung mayroon pong banal na kasulatan, basahin niyo po ang book of Genesis chapter 6. Naroon po ang mga higante, yung mga giant. So mga minamahal sa Panginoon, ano ba ang panahon ni Noah? Hallelujah, glory to God. Ito si Noah po muna. Si Noah, Genesis chapter 6 verse 8 to 9. Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah po was a just man and perfect in his generation and Noah walked with God. Walk with God, perfect in his generation and walk with God, si Noah. Kaya nga po siya ay nakasumpong ng biyaya dahil siya po ay just man and perfect in his generation and Noah walk with God. Siya ay lumalakad, namumuhay na may salita ng Diyos at may takot sa Diyos. Kaya nakasumpong siya ng grace ng Panginoon. Found grace in the eyes of the Lord, si Noah. So doon po sa panahon ni Noah, ano po ba ang mga kasamaan nangyayari doon, mga minamahal ko sa Panginoon? Kung ating pong babalikan doon ang Genesis chapter 6, hallelujah, glory to God. Panahon ni Noah, kasamaan. Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Great in the earth, yung wickedness, pasama at nang pasama ng sobra ang mundo sa panahon ni Noah. Ang lupa ay napuno ng kasamaan.
una po, wickedness, great wickedness po, sabi doon sa Genesis chapter 6, verse 5, and God, nakita ng Diyos, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Pangalawa po, Genesis chapter 6, verse 11, the earth also was corrupt before God. Corrupt talagang, sobra na ang kasamaan. Nagiging corrupt na ang talagang lupa dahil sa mga tao. Nandun yung corrupt, mga minamahal ko sa Panginoon, na corrupt na po ang lupang ito dahil sa mga tao, mga minamahal ko sa Panginoon. So muli ito natin babasahin dito sa Genesis chapter 6, 6 verse 5, ano po sabi? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao, ng lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na palagi. So dito, na ang mga tao ay talagang sobrang kasamaan. Dito sa pangalaw natin nabanggit, the earth also was corrupt before God. Sa pangatlo, Genesis chapter 6 verse 11, and the earth was filled with violence. Sobrang karahasan ang nangyayari sa panahon ni Noah in the days of Noah. Makita mo, pasama ng pasama at ang tao ay corrupt before God. Corrupt na po sila. Nandoon yung mga katiwalian, nandoon yung kasamaan. Sobra pong laganap sa sobra na rin pong dami ng tao sa kapanahon in the days of Noah. So glory to God, ito pang-apat po, Genesis chapter 6 verse 5, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sobra ang kanilang haka, ang kanilang haka ng kanilang puso ay lagi na lang masama ang iniisip palagi. Ang sabi dito sa pang-apat, Genesis chapter 6 verse 5, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So ay nakusa, nakita ng Diyos ang mga kasamaang ito. Mga minasap, kaya nga po nagsalita ang Diyos kay Noah, Noah, build the ark. Dalilipulin ko ang tao at ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil nakita ng Diyos na sobra ang violence, sobra ang lahat ng evil of imagination sa kanilang mga puso. Nandoon talagang corrupt before God. Nandoon sobra ang wickedness na ginagawa ng mga tao sa kanyang kapanahunan. So mga minamahal ko sa Panginoon, at naroon po doon ang mga giant, sila po na mga higante, ay nagsipag-asawa at talagang nagsipag-talyag. Sila ay naging makapangyarihan. Ang ating pong babasahin doon sa Genesis chapter 6, ang mga higante na ito ay sila ay talagang malalaki at matatayog. At sila kung sino ang mas malakas, sila ang mas makapangyarihan. Kaya inaapakan lamang nila ang mga maliliit. Ganun din po sa ating panahon, na wala nga po, wala tayong nakikitang higanting tulad sa paniniwang. Ngunit marami pong higante ngayon. Ano bang klaseng mahiganting ito? Hallelujah, inapak-apakan nila ang mga mahirap. At dinadaan-daanan na lang, at sila ay patuloy nagsipagtayog sa kanilang mga pagiging corrupt, sa kanilang pagiging wickedness. Sila ay nagsihiganti, sila ay nagsilaki, at sila ay naninira, at sila ay naging makapangyarihan, tila baga makapangyarihan sa panahon din natin itong mga higanti ng kasamaan. Naroon sa mga minamahal ko sa Panginoon, sa kanilang mga posisyon, sa kanilang mga kinauupuan, sila ay naging gahaman, sila ay lumaki doon sa kasamaan. At ang mga mahirap ay kanilang kinakawawa magay sa ating panahon ngayon. Kawawa, inapak-apakan lamang na hindi nila makita magay sa ganitong pandemic. Talagang ang mga higante, wala silang pakialam. Sila ay nagsilaki, mga gahaman sa salapi. Ito po yung days of Noah, mayroon din po ngayon sa ating kapanahonan, mas malala po ngayon. Kung malala sa panahon ni Noah, mas greater doon sa panahon ni Noah ang ating panahon, mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya nga po mga minamahal ko sa Panginoon, pakatandaan nyo, ang Diyos ay nagpatayo ng arka, the ark of salvation. Ito po mga minamahal sa Panginoon, sa chapter 6, nakita ng Diyos doon ang kasamaan. Doon sa chapter 7, pinasakay ng Diyos si Noah para sa kanilang kaligtasan. At doon sa chapter 8 ng Genesis, si Noah, remember God, na kung saan ay palutang-lutang dahil sa may covenant ang Diyos, ay inaalaala si Noah. Sa 9, he blessed Noah. So dito po mga minamahal sa Panginoon, glory to God, na ang panahon ni Noah ay napakasama maging sa ating panahon. Kaya nga po mga minamahal sa Panginoon, ang ano po ang ibig sabihin ito, yung covenant. Mayroong covenant ang Diyos na sinabi kay Noah, mga minamahal sa Panginoon. So basahin ko po muli, babalik po tayo sa ating
verse, ang sabi dito, sa Genesis chapter 9, verse 16, "And both shall be in the cloud, and I will look upon it that may be remembered the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth." So muli ko pong babasahin sa inyo mga minamalugod sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. "At ang bahaghari ay pasa alapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa." So mga mga sa Panginoon, atin pong nakikita, ito yung rainbow. At marami pong mga tao na wala pong alam, maliban doon sa nakaalam na bakit po minsan pagka umuulan, lumalabas po itong bahaghari, itong rainbow, itong bow, mga mga sa Panginoon. Sa tuwing umuulan na mayroong araw, na sinisinaga ng araw ang ulan, at doon po nakikita natin yung rainbow, ang bahaghari, na ito po pala ay kung saan, ay tanda, ito'y tipan, tanda ng tipan ng Diyos sa tao at sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Sa tuwing ating pinapakita ng Diyos doon mga sa Panginoon, na kanyang naaalala ang kanyang pagigitipan doon sa panahon ni Noah, na hindi niya nalilipulin sa pamagitan ng baha ang mga tao. So hindi na sa pamagitan ng baha, hindi na dahil mayroon na siyang covenant, mayroon na siyang inilagay na tanda, na yun ang pipigil ba, kahit gusto ng Diyos na lipulin tao, ngunit siyang inilagay na tanda, yung covenant. Pakipag-covenant niya doon sa tao. Bakit po nagkaroon? Dahil ang si Noah, perfect in the sight of God, found grace in the eyes of God, hallelujah, na kung saan ay naghandog po siya nung sila po ay, hallelujah, matapos ang 40 days and 40 nights pa lutang-lutang doon sa tubig, nung ang Panginoon ay hinatulan niya sa pamamagitan ng baha ang sangkatauhan at sila'y nangamatay. At umabot na po ito ng 40 days and 40 nights at sila po ay nawala na po ang tubig at sila po ay humupa na at sila po ay nakaapak sa lupa. At si Noah, siya po ay naghandog sa Diyos at nilanghap ng Diyos na tuwa ang Panginoon. Doon binless si Noah. He offered Noah na kung saan naging mabangong handog sa Diyos dahil siya'y kumuha ng mga the best na mga handog na mga hayop at kanyang inhandog sa Panginoon at nilanghap ng Diyos at nagsalita ang Panginoon sa kanya ng pagpapala. So glory to God, He blessed Noah. So mga mga sa Panginoon, dito na mayroong covenant isa na sinasabi ang Panginoon na everlasting covenant na ating pong mababanggit mamaya mga mga sa Panginoon. Pero it's the God of sign. Alam mo, unahin po natin yung is the God of sign. Siya ang Diyos ng tanda. Siya ang Diyos ng tanda. Naglalagay siya. Bakit po may tanda? Dahil may covenant na nangyayari. Mayroong covenant, mayroong kasunduan agreement na ito'y patunay na mayroong agreement. Kaya inilagay niya sa itaas lahat para makita ng tao ang tanda na iyon sa panahon ni Noah, maging sa ating panahon ay inabot po tayo. God is the God of sign. Katulad po doon sa Book of Numbers na kung saan sa John chapter 3, mga minamahal ko sa Panginoon, hallelujah, na kung saan si ang mga Israel sa Numbers chapter 21, naroon po yan, sila ay mga murmuring, sila ay nag-complain patungkol sa kanila mga hinaing sa buhay dahil hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Sila ay talagang naging maswain sa utos ng Panginoon. Mga minamahal sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng ahas at tinuklaw po sila. At sila po ay nangamatay. Marami po doon sa panahon ni Moses, mga minamahal sa Panginoon. At nung lumapis sila kay Moses at sila ay nagsisi, na itigil ang pagtuklaw doon sa mga tao sa ahas dahil sa kanilang mga pagsuway at di pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ang tao po sila po ay mga complainer, murmuring at mga reasoning. Kaya hindi po tayo dapat magreklamo sa ating pamumuhay. Hindi po dapat tayo magmurmuring o magcomplain, bakit ganito ako? Dahil nakita natin isang malaking example ang nangyari doon sa panahon ni Moses na kung saan ang Israel ay napahamak dahil sa kanilang pagrereklamo. Kaya ang Diyos nagpadala ng ahas, tinuklaw po at marami pong namatay. At ang Israel lumapit at nagsisi at nanalangin si Moses at dininig ng Diyos. Mga minamahal ko sa Panginoon, sa Numbers chapter 21, naroon po yan. At ang Satan is dumating, maggawa ka ng isang serpenteng tanso at itaas mo.
ang sino mang titingin doon sa mga natuklaw ay mabubuhay. Mga loves of God, din po mga sa Panginoon, siya ay the God of sign. Siya ang isang talagang tanda na galing din sa Diyos. Na lahat ng titingin doon, mga sa Panginoon, sa kanilang pakipagkasundo sa tao, ang Diyos din ang maglalagay para ikaw ay hindi mamatay o mapahamak. So marunong ang Diyos magligtas sa kanyang mga nilika. So mga sa Panginoon, is the God of sign, is the God of covenant. Siya po ang Diyos na siyang gumagawa para sa kanyang karangalan at kalulhatian. Mga mga sa Panginoon, si Noah po ay pinagawa ng arka. Pumasok po sila. It's the ark of salvation. Arka ng kaligtasan para doon sa dilubyong pangyayari o kapahamakan sa buhay na mangyayari sa panahon nila. Na walong tao lang, mga minamalaki sa Panginoon, 8 soul ang naligtas lamang in the days of Noah, si Noah at ang kanyang anak at mga asawa na kanyang anak, 8 kaluluwa lang. Kasama ang mga hayop na pares-pares. Kaya mga minamalaki sa Panginoon, hallelujah. Kaya ito po mga minamalaki sa Panginoon, 8 kaluluwa lang na mga nakikinig at mga sumunod, tumalima sa salita ng Diyos. Kahit si Noah noon ay nangangaral na ng Gospel of Salvation, naroon na rin ang pangaral ni Noah na ang mundo ay nilipulis sa pamamagitan ng bangon. Ngunit ang tao po'y walang pakikinig at wala silang pakikinig sa salita ng Diyos dahil may salita ng Panginoon. Ayaw pa rin maging sa ating panahon na alam po natin na hindi na sa pamamagitan ng balilipulis, sa pamamagitan ng apoy, ang sabi ng Pedro na ating mababasa doon sa New Testament. Ang sabi ni Apostle Peter na nakita niya ang apoy babaw sa lupa at galing sa langit, tutupukin ang ibabaw at ang ilalim. Saan? Anong buhay meron po tayo? Ang sabi doon, saan po tayo magtatago? Kahit gumawa po tayo ng arka, matutupok dahil puro apoy. Maring po sa panahon ni Noah, mga minamalaki sa Panginoon, ang Diyos ay nagawa ng arka, pinagawa si Noah. Siya ang engineer, siya ang architect, si Lord po ang nagplano ng lahat ng iyon at sumunod lamang tinrabaho ni Noah ang sinasabi ng Panginoon para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya. So mga mga sa Panginoon, at ginawa niya ang kanyang napakinggan. Gawin din po ang ating napakinggan. Kung hindi natin gagawin, wala rin po tayong kaligtasan kung tayo'y taga-upo lamang at taga-pakinig. Matapos nating mapakinggan, gawin po natin ang ating mga napakinggan upang ito'y maging mabangong handog at mahalimoyak sa ating Diyos Ama kay Kristo Jesus nating Panginoon. So mga mga sa Panginoon, dito po na kung si Noah ay nakapasok doon sa arka at ang kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak at mga hayop, at sila po doon nagbalutang-lutang ng 40 days and 40 nights. Ay kinulong sila ng Diyos, na-quarantine po sila sa panahon yun, na-quarantine po sila dahil ang kasamaan ay lumalaganap sa paligid. Kaya minsan kailangan mong laging manatili sa quarantine ng Diyos. It's the presence of God, the comfort of God, the glory of God, naroon ang supply. Pinadala din at inutusan din ng Diyos si Noah na magdala sila ng kanilang makakain. Provided ni Lord ang pagkain sa kanila, hindi po sila namatay ng 40 days and 40 nights. Doon palutang-lutang sa tubig. So ngayon, sa madaling salita man sa Panginoon, ganun din po tayo. Ililigtas ka sa darating na kapahamakan sa mundong ito. Sa muling pagparito ng Panginoon, bago pa dumating, ipinapautos sa atin na pumasok na tayo sa Ark of Salvation. Sino pong arka? Ano pong arka ngayon? Kung apoy na hindi na kahoy, apoy din natin gamitin para tayo ay maligtas. Si Noah, sa tubig, pinagawa ng Diyos ng arka, ngunit sa atin, ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang maging arka ng ating mga kaluluwa. The Ark of our Salvation, His name is Jesus Christ. Siya ang ating arka. Huwag natin tayo na ang apoy ay bumaba at tayo po ay matupok at malusaw maging doon sa kapahamakan, doon sa tinatawag na sa Greek word Gehenna, lake of fire. Huwag natin antayin. Sumakay na po tayo. Hallelujah kung paano itinaas ni Moses ang ahas at ang lahat na makatingin ay maliligtas, mabubuhay, hindi mapapahamak at mawawala sa kanya ang kamandag ng kasalanan at si mabubuhay. Ganun din kung paano itinaas ni Moses ang ahas, ganun higit na itataas na siyang tanda ang anak ng tao, greater than days of Noah, na kung saan higit ang tanda na ito na iniligay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus Cristo sa atin upang tayo lahat na nampalataya tumingin sa Panginoon ay mawawala sa kanyang kamatayan at papasok sa buhay na walang hanggan. Glory to God, blessed be the name of the Lord, hallelujah. Ito po mga minamahal sa Panginoon, isang dakilang kaligtasan, hallelujah. Bang sa panahon ni Noah, glory to God, in the book of Luke chapter 17,
ano pa ang panahon ni Noah, basahin natin ang sinasabi ni Jesus. Hallelujah, na bago siya dumating, mga minamahal ko sa Panginoon. Glory to His name. In the book of Luke, hallelujah, blessed be the name of the Lord. In the book of Luke, chapter 17, kung may Bible po kayo, buksan niyo yung Biblia. In the book of Luke, chapter 17, verse 26, glory to His name. Hallelujah. At kung paanong ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ganon din ang mangyayari sa kaarawan ng pagdating ng anak ng tao, walang iba si Jesus Christ, the Son of the Living God, our King, our Lord, our Savior, na siyang babalik. Ngunit siya babalik, matutulad daw sa panahon ni Noah ang kanyang pagdating, na tulad din sa baha dumating. Hallelujah, glory to God. Ang sabi pa, patuloy po tayo. At ano ba ang buhay at ginagawa ng tao sa araw-araw? At sila'y nagsisikain, lover's food. Sila'y, mga ngayon, marami na nga, budol fight, unli eating, lahat, nakikita natin, lahat ng maraming, nabanggit ni Bishop, is na maraming mga, sabit, juice, maraming mga juice, klase, iba't ibang mga pangalan. So, ang tao, litong-lito na. Sobrang pagmamahal sa pagkain, sobrang pag-inom ng alak. So basahin natin, sila'y nagsisikain at sila'y nagsisinom, sila'y nag-asawa at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah at dumating ang araw na pumasok sa daong si Noah at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. So ang tao po walang alam. Naging pabaya sila at hindi nila pinakinggan ang mga sign, ang mga tanda, ang mga salita ng Diyos na nakipag-covenant sa tao para maligtas. Sumama sa Panginoon dito na nagsisikain sila, lovers food, lovers drinks, at sila po ay talagang busy sa pag-asawahan na hindi na nila inuuna ang Diyos basta nagdidesisyon na lang tao sa kanyang gusto. Wala nang permiso sa magulang at lalo na sa Diyos. Kaya sila po ay napapahamak. Wala sila sa mga bagay sa mundong ito at hindi sila naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon, a terrible day of the Lord, ay talagang hindi po talaga kadiliman para sa mundo. Pero sa mga nampalataya kay Jesus, ito ay tagumpay, ito'y kagalakan at kasi isang dakila tanging araw na kamangamangha. Hindi kayang ipaliwag. Ngunit sa mundo, ito ay kadiliman at pangwasak at panggiba na hindi na mga tumanggap at hindi sila ng palataya na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo, sila po ay mapapahamak. So mga minam sa Panginoon, na ito pang paninuwa na atin nakikita, mas malala po ngayon kaysa sa kanilang panahon. Dahil ngayon po talagang nagsubra na ang mga gadget, nag-increase na ang knowledge and wisdom ng tao. Kung para doon sa paninuwa, grabe po ngayon ang technology, grabe po ngayon ang lahat ng ating napapanood, lahat po na may mga lindol, nangyayari po ngayon, matitindi na po ang mga bagyo, hindi na normal, kung ano-ano, mga lindol. Lahat po ay nagaganap na ayon sa mga salita ng Panginoon na itong mundong ito ay may kawakasan po ito. Huwag po tayong umibig at magmahal dito tulad sa mga taong iyon sa Panginoon. Minahal nila ang alak, minahal nila ang layaw, minahal nila ang kasiyahan, minahal nila ang mundong ito at sila ay naging tagamundo. Hindi na pinakinggan ang mga salita ng Diyos para maligtas po sila. Salamat sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat maging sa atin ngayon. Ito lahat yung pakatandaan, mga believers, lahat pong manampalataya, maging mga hindi pa, kailangan po natin ay manumbalik na at tanggapin si Jesus para makapasok po tayo sa grace of salvation. Kaligtasan ng biyaya ng Diyos ay pinagkalob sa atin upang tayo'y huwag mahatulan sa pagdating ng panahon. So mga mga sa Panginoon, ano, mayroong tatlo dito mga mga sa Panginoon na ma-establish. Establish the three covenant, establish God and God remember Noah. So, first covenant mga minamahal ko sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. First covenant, the three covenant established God na kung saan may covenant inaalaala ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 8. First covenant, Genesis chapter 6 verse 18. Babasahin po natin ano po ang sabi dito. Glory to God. Hallelujah. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou art thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. So, mga mga sa Panginoon, in-establish ng Diyos, pinagtibay, ang sabi, pinagtibay niya ang kanyang pakipagtipan
doon sa kay Noah na makakasama sa pagpasok sa arka ang kanyang mga anak at ang asawa ng kanyang mga anak at maging ang mga hayop. Pinagtibay at ito'y nangyari at hindi pwedeng pigilan. Mga minal sa Panginoon, ang sabi nito muli natin babasahin sa book of Hallelujah, Genesis chapter 6 verse 18. Glory to God. Sabi ito, gagawa ka ng, okay, verse 18. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo. At ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak, at nakasama mo. So dito, mga mesa Panginoon, si Noah ang kinakausap ng Diyos, pero damay ang kanyang mga anak, maging asawa ng kanilang mga anak, at ang mga hayop. Doon sa pakipagtipan ng Diyos kay Noah. In-establish po niya, pinagtibay niya ito kahit dumaan man ito ng maraming pagsubok, anumang klaseng mga trials, persecution, problems, hindi ito mawa dahil Diyos ang ikipagtipan sa tao at maging sa mundong ito. So mga mga sa Panginoon, at ito po na kung saan sabi din ng Book of Acts, kung ate pong babasahin mga mga sa Panginoon, ano pong sabi ng Book of Acts dito sa, ikukunik po ito dito sa Book of Acts chapter 16 verse 13 na kung saan si Apostle Paul at si Silas ay nabilanggo at sila po ay nanalangin at nagpuri sa Diyos, nagpadalos ng anghel at kinalagaan at ang kalaya at ang pantay pinto, keeper of prisons, na kung saan ay sumigaw kasi pagka nakalayang ang kanilang binabantayan, sila ay magpapapatay at kailangan magpapakatawad. Ay sumigaw si Apostle Pablo na huwag mong saktan lang yung sarili, buhay kami, narito kami. Anong sabi nung bantay ng pinto ng kulungan, anong aking gagawin? Dahil sabi ni Apostle Paul sa kanila, mga minamalugod sa Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Ganun po ang nangyari, na nampalataya si Noah sa utos ng Diyos, kaya tinatawag just man a perfect in the sight of God, walk with God, His word. Sa mga salita ng Diyos, lumalakad si Noah. Kaya nga po, ang kanyang buong sambayanan ay naligtas. Ganun po sinabi ni Apostle Paul dito, manampalataya ka sa pangalan ni Jesus na kung saan is siya'y salita ng Diyos na galing sa Ama. Glory to God. At nagkatawang tao at nakita ng kanyang kalutihan at sinasabi at pinapahayag ni Apostle Paul doon sa bantay pinto ng kulungan, manampalataya ka. Ang sabi ito, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Maliligtas ka at ang iyong sambayanan. Ganun po ang nangyari. Mga minam sa Panginoon, kung mayroong tatayo sa isang tahanan, hallelujah, pastor man, o elders, workers, o members, at sinamang isang manampalataya, manindigan ka. Dahil ang Diyos, hallelujah, kay Kristo Jesus ay nakipag-covenant sa iyo. Na hindi ka kailanman mawawat, alalahanin ka ng Diyos, hindi sa iyo, kundi yung tinanggap mong anak ng Diyos na si Jesus ang titingnan ng Ama na nasa buhay mo at maliligtas ka maging ang iyong sambayan kung ipapahayag mo rin ang kaligtasan sa kanila. Kung paanong ipinahayag ang kaligtasan, the word of salvation kay Noah at ibinahagi din ni Noah doon sa kanyang mga anak at sila'y nagtrabaho, itinrabaho nila ang kanilang kaligtasan, kumuha sila ng mga kahoy lahat at nabuo ang kaligtasan, mga minamahal ko sa Panginoon, at yun po mga minamahal sa Panginoon, at nakasama sila dahil kasamang nagtrabaho ni Noah ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Yung hindi sumama sa pagtrabaho, walang kaligtasan, sila'y nalipol. Sila'y nalipol, mga minamahal sa Panginoon, dahil nangaral si Noah, walang tumulong liban sa kanyang mga anak at asawa ng kanilang mga anak, tulong-tulong sa kaligtasan ng arka ng buhay. So ganyan din po ngayon, kung hindi po tayo manampalataya at nakaupo lamang at hindi natin gagawin ang ating kaligtasan, hindi natin ipapangalan, ipapahayag sa ating mga magulang, mga anak, lahat ng kapitbahay, paano po tayo maliligtas, mga minam sa Panginoon? Questionable ang ating kaligtasan. Kaya, make your calling and election sure, sabi ng ni Peter kung ating pong babasahin. Siguraduhin natin ang ating pagkatawag at trabahuin natin ang ating mga tinanggap na kaligtasan sa Panginoon. Kaya kung paanong ginawa din nila Noah ay ganoon din sa ating panahon through Jesus Christ. Ang gospel ay pinipress na siyang dapat nating trabahuin na ito ay mailagay sa buhay ng tao at maging sa buhay mo, para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Glory to God. Dito po natin nabasa ang mga minamahal ko sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ang first covenant. But with thee establish my covenant and thou shalt come into the ark, thou and my sons and thy wife and thy sons' wives with thee.
So ito po yung ating nabasa, pangalawang covenant in-establish ng Diyos sa buhay, hallelujah, ni Noah. Ang sabi dito, second covenant, Genesis chapter 9, verse 9. Ang sabi po dito, "And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you." Glory! Hallelujah! I-establish ng Diyos kay Noah ang kanyang tipan, pakipagtipan. Ang kanyang mga salita ay patuloy na ipinagkakasundo doon sa puso at isipan at kaluluwa ni Noah. Hindi kaya mang mapaghihiwalay. Hallelujah! Hindi makipaghiwalay, sinigurado po ng Diyos na mayroon siyang in-establish niya po ito. Pinagtibay niya ito, ang covenant niya doon kay Noah at sa kanyang susunod na lahi. Pagkatapos niya, sabi doon, seed after you. Pagkatapos ng kanyang lahi, dahil si Noah po, kung ating pong babasahin, nagkaedad po siya 950 years old. Bago po siya namatay, ang edad niya 950 years old po si Noah. Napaka laki ng kanyang edad kaysa sa atin. Dahil siya po'y lumakad, nakasamang Diyos, kaya po siya lumawig ang kanyang buhay, walk with God. Ang salita ng Diyos ay nagpapahaba sa kanya, hindi po sa mga kinakain at hindi po sa mga vitamins sa lupang ito at hindi po sa ating kung anong ginagawa, kundi sa Word of God. This is the Word of God, and sabi doon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yung salita ng Diyos ang nagbibigay ng paghaba ng iyong buhay dahil ito ay eternal word na natatanggap po ni Noah at maging sa atin ngayon, mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya 950 ang kanyang paglakad na kasama ang Diyos. Glory to God, siya po ay namatay. So dito natin basa na I establish, sabi niya dito, "And I behold, I establish my covenant with you." I establish my covenant with you. Papagtibayin ko ang covenant ko sa iyo at sa iyong lahing susunod. So hindi po ito nawala, yung seed, yung lahi. Yung seed, yung lahi ng Diyos doon sa kay Noah, spiritual, hindi po ito nawala. Mga minamahal sa Panginoon, yung mga pagsunod, lahat, marami pong nireisa pang Diyos na tulad kay Noah na walk with God din sila. Walk with God in her days, o God, sa kanilang panahon. Hallelujah, na kung saan ay lumalakad, bagi ang mga propeta, minor, major prophet, walk with God din po yan sila. Hindi man lamang po sila na talagang tawag natin tulad kay Enoch na hindi nakitang kamatayan. Sila po ay talagang maging si Elijah, maging si Noah. Walk with God din po siya. Sabi dito sa kanyang panahon, lumakad na kasamang Diyos. Makikita po natin na mayroong takot sila sa Panginoon. Kaya nga po sumusunod sila sa utos ng Panginoon. Kaya binibless sila ng Lord at talagang naroon ang pagpapala ng Panginoon. Gayun din po tayo marami sa Panginoon. Kaya dito sa pangatlong covenant, mga minamahal ko sa Panginoon, the third covenant, hallelujah, Genesis chapter 9, verse 11, "And I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh," hallelujah, "glory to God, be cut off anymore by the waters of a flood. Neither shall there anymore be a flood to destroy the earth." So pinagtibay niya, mga minamahal ko sa Panginoon, ang kanyang covenant in the book of Genesis chapter 9, verse 11. Babasahin ko po muli sa inyo. Ang pangalawa po kanina, verse 11 po ito. Glory to God, hallelujah. Sa 9 po kanina, "At ako narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo." So sabi dito sa verse 11, ang pangatlong covenant na binanggit ng Panginoon, "At aking papagtibayin ang aking tipan sa inyo ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga laman sa pamagitan ng tubig ng baha ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa." Glory to God! Hallelujah! Ito po yung pangatlong binanggit ng Panginoon na pinagtibay niya na hindi niya na lilipulin pa sa magitan ng baha ang lahat ng nabubuhay sa lupa, mga minamahal ko sa Panginoon. Cut off na po, talagang hindi na po niya, hallelujah, lilipulin, mga minamahal ko sa Panginoon. Pinagtibay niya po ito, mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya nga, yung sa ating nababasa dito ngayon, yung sinasabi sa ating verse dito, "At ang baghari ay pasa sa alapap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ang bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa." So mga minamahal ko sa Panginoon, makikita po natin bakit bumabaha pa rin. Kahit sabihin ng Diyos na wala na, hindi na malilipol sa pamagitan ng baha, pero makikita natin ang daming baha.
Ang daming mga sakyan lumulutang, ang daming mga bundok na talagang nalalanslide. Why? Bakit po? Dahil sa kasamaan ng tao, patuloy pa rin na palala. Pero kahit na lumala ng sobra ngayon, hindi na siya pwedeng lumabag sa kanyang inilagay na bow na kung saan pakipag-covenant niya doon sa panahon ni Noah. Makikita niyo po na bakit may baha pa rin at marami pa rin namamatay. Ibig sabihin ng pang buong mundo, hindi na po niya ginawa. Ang baha na ito'y kagagawa ng tao. Kagagawa ng tao dahil sila ang bundok ay illegal logging na po. Wala nang kumakapit na doon sa tubig. Wala na, dire-diretso na lang po at nalalanslide at natatabunan, napapahamak ang mga tao at marami pong nalulunod dahil sa kasamaan ng tao, mayroong mga illegal logging. At sila po ang mga bundok na nilagay ng Diyos, ginigiba po ng tao. Ginigiba po para lang sa kakapakanan nila at kumita sila ng malaking halaga. Sila ay naging corrupt. Saka lang sila yung mga gahaman na hindi nila nakikita ang mahirap, kundi ang nakikita nila yung kanilang pansariling kapakanan. Kaya nga po, hindi pa sila makontento sila yung mga taong mababangis at walang kakuntituhan sa buhay. Kaya nga kahit mayroon na silang milyon, gusto pa nilang abutin ang bilyon o trilyon dahil ang tao po'y walang kakuntituhan without God, without Jesus. Wala ka silang kasatisfayan sa buhay. Kaya nga po pati bundok na ginawa ng Diyos, kanilang binuldos, kanilang giniba, at ginawang kiraser, ginawang buhangin, ginawang mga graba, grabita, lahat po yan. At patuloy nagtatayo po sila ng mga bahay. Nagsisipagtayuan ngayon, build, nagtatayo ng mga bahay, busy ang mga tao. Ganun din sa panahon ni Noah, ang mga tao ay abala o busy sa kanilang mga pagkalayawan, sa kanilang mga nakikita, na mga kasiyahan. Ganun din po ang tao ay nagiging busy ngayon sa mga pasyalan, sa lahat ng mga gadget, sa lahat ng kung anumang nangyayari ngayon, mas malala po ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Even the believers, mag-ingat po tayo dahil bago dumating si Jesus ay matutulad sa panahon ni Noah. In the days of Noah, darating ang Son of God. Hallelujah. At ganoon din sa panahon ng Gomorrah at Sodoma. Ang sabi ni Jesus na darating din siya tulad sa Gomorrah at Sodoma. Nalaganap na rin ang kasamaan ng bakla, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ngunit sila po'y magpag-asa dahil nun yung grace of salvation kung sila'y magsisi. Itong bakla na ito ay magsisi, tatanggapin niya si Jesus, siya ay maliligtas, babaguhin siya at magiging totoong lalaki po siya. At itong tumboy na ito na kung saan pinalanan ng lesbian spirit, ang sa lalaki ay talagang demonyo ng kahalayan doon, mga minam sa Panginoon. Itong babae, talagang nandoon yung espiritu ng kahalayan. Pag tinanggap niya si Jesus, siya po ay magkakaroon ng pagbabago din. At mababago at makakalaya siya doon sa bilangguan ni Satanas. Makakalagan, makakasakay siya sa kaligtasan ng buhay. Mga mayroon sa Panginoon, homosexual spirit doon sa lalaki at lesbian spirit doon, demonyo itong nanahan sa buhay ng tao na gustong sirain ang kaluluwa ng tao. Hindi alam ng mga taong ito na akala lang kalang piling, ang kalang mga kagandahan, ang kalang kaligayahan ay yun ay bigay ng Diyos. Hindi po. Kaya mga mayroon sa Panginoon, kailangan pong magsisi po sila. Kaya nga po sobra po ang wickedness na rin sa atin at corrupt before God in His sight. At talaga nakikita po natin, Lord, na evil imagination, thoughts of evil imagination in your heart, na kung saan laganap na rin po ngayon, kahit makita mo, naroon na sa cellphone, andyan na lahat ng kahalayan. Nakita mo po na nandyan na lahat inilagay, doon sa Google lahat, parang mga Diyos na sila, na kung isearch mo lang, naroon na ang kasagutan. So mga, kaya ang mga tao po ay talagang binibisi ngayon, talagang ipinapakitaan na sa huling panahon, sa last hour ng lahat ng gawa ng pwedeng ipagkaliligaw ng tao, mag-ingat po tayo. Sabi ni Jesus, baka magumun kayo sa kalayawan at katakawan at biglang dumating sa inyo ang silo o ang pagkahulog. Pag pinapag-ingat tayo ng ating Panginoon, mga minam sa Panginoon, kaya nga po mga minam sa Panginoon, dito sa covenant nito, in-establish ng Lord. In-establish ng Diyos, ibinigay higit na tanda na ibinigay ng Diyos Ama kaysa sa tanda ni Noah. Pakinggan niyo po ito. Ang Diyos ay nagsalita doon, nakipagtipan kay Noah, doon lamang dito sa lupa, kahit nakipagtipan ang Diyos. Hallelujah! Kahit marami pong nangamatay doon na mga demonyo, na mga kaluluwa doon, na wala ang kanilang katawan. Lahat ng iyon ay kaaway ng Diyos, kaya hinatulan niya. Liban doon sa walong kaluluwa kasama si Noah, ang mga demonyo na iyon ay nawala ng katawang lupa at naghahanap hanggang sa ngayon sa atin. Kaya nga pinupusis niyang tao, naghahanap sila dahil nawawalan sila ng katawan noong unang
kapanahon in the days of Noah, patuloy pa rin silang pumapasok sa mga tao dahil wala rin silang napahinga na sabi ni Jesus dahil makakapag-rest lang sila dahil ang tao ang patatrabuhin niya sa kanilang kasamaan. Kaya ang tao po walang alam pagdating sa spiritual na hindi niya na pinakikinggan dahil ang mga salita ng Diyos ay spiritual upang ang tao ay magiging spiritual, siya ay magiging supernatural. Natural, magiging supernatural. So mga ano sa Panginoon, na pumasok ang walong kaluluwa sa arka, ngayon, mga minam sa Panginoon, papasok din tayo sa arka ng kaligtasan sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na nampalataya sa pangalan ni Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang gan. Ang sabi nga doon sa binasa ni Bishop sa hindi makikita sa John chapter 8, hindi kakamali na hindi niya makikita ang kamatayan at hindi niya makititikman ang kamatayan. So hindi natin makikita walang kamatayan sa sino mang umibig kay Jesus tumanggap. So makikita mo ang kamatayan kung minahal mo ang mga naniniwala ka at sinasamba mo si Mary, sinasamba mo ang mga apostol, sinasamba mo ang mga gawalang kamay ng tao, may kamatayan po yan at wala po diyang kaligtasan. Mapapahamak po ang tao kung siya nagtitiwala sa gawa at kamay ng tao. Ngunit sila na magtitiwala sa Diyos dahil ang Diyos ay buhay at nagbibigay buhay sa lahat ng tao ng palataya sa ibinigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo na ang sino man ang palataya hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang gan. So mga minamahal ko sa Panginoon, nung si Jesus po ay narito sa mundong ito, nakita niya na sobra ng kasamaan ang tao maging sa kanyang panahon. Makikita niya at nagtuturo siya na ibigin mo ang iyong kaaway dahil sobra na ang pakipag-away sa tao. Na magpatawad ka dahil sobra na ang hindi pagpapatawad ng tao sa panahon. Gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama, sobra na rin ang talagang mga galit at puot sa panahon niya. Lalo na ngayon, malala po ngayon mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya nagtuturo na nangangaral si Jesus ng kaligtasan kaluluwa, pero ayaw ng tao. Ayaw po ng tao. Mas mahal niya ang mundo. Kaya nga minamalik sa Panginoon, itong sign, yung covenant na ibinigay ng Diyos Ama. Kung paanong inilagay ng Diyos doon ang isang bow sa alapaap. Basahin natin muli. Ang sabi dito, at ang bahaghari ay pasa sa alapaap. At aking bakit pasa sa alapap upang makita ng lahat ng nabubuhay sa sinong langit ang covenant, ang pakipagtipan ng Diyos sa panahon ni Noah. Ganun din naman, makikita ng lahat ng tao ang ginawa ni Jesus sa krus. Isang higit na tanda, hindi lamang dito sa lupa, but maging sa kabilang buhay. Ang kapamakan sinabi ng Diyos doon, lang sa lupa, ngunit ang kapamakan doon sa impyerno, kailangan mong maligtas doon sa hatol na darating. Kailangan po natin itong ipinakita ng malaking tanda. Sabi niya, the new covenant. Kung may covenant doon sa Old Testament, mayroong new covenant. At sino itong binabanggit, mga mga sapon, in the book of Hebrew, chapter 12. Basahin po natin, sino po ang binanggit dito sa author ng Hebrew at sinulat na mayroong new covenant. Hallelujah! Glory to God! So ang sabi po dito, mga minamahal ko sa Panginoon, blessed be the name of Jesus, Hebrews chapter 12, verse 24. Unto Jesus, the mediator of the new covenant, unto the blood of his sprinkling, that speaketh better things than the of Abel. So sabi dito, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. So new covenant, the new covenant, ipinigay ng Diyos Ama ang new covenant para sa ating mga kaluluwa, para sa ating buhay. Ito ang napakalaking tanda, greater than the sun in the days of Noah. Higit na tanda na inilagay din siya sa buong mundo. Inilagay din po siya bilang tanda ng kaligtasan. Na pag tinanggap mo si Jesus, hindi na makikita ng Ama ang kaparusan para sa iyo. Hindi na makikita ng Ama ang galit niya doon sa kasal dahil nawala na, inalis ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Ito po yung tanda, hindi na mapipigilan ng Diyos kung paanong hindi niya nagsalita siya doon sa bow, doon sa alapak,
inilagay ang baghari mga minamahal sa Panginoon. At alalahanin niya na kahit gumagawa ang tao ng kasama, hindi niya tulilipol dahil mayroon siyang inilagay na tanda. Yung pakipag-covenant niya kay Noah. Ganun din po, dahil mahal niya ang tao, bagamat nagsisi siya doon sa Genesis, nanilikha niya ang tao, sadyang napaka-haka at masama ang kanyang pag-isip, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ama ibinigay, dahil tayo galing sa wangis at anyo ng Diyos. Image and likeness of God. At ipinagkaloob niya muli sa tao ang new covenant na siyang mag-alis sa ating mga kasalanan, na siyang magliligtas sa atin sa kapamakan dito sa lupa hanggang sa doon sa Gehenna, sa lake of fire. Doon mga minamahal ko sa Panginoon, ililigtas tayo ng itong malaking tanda kaya sabi doon sa Hallelujah, doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. At sa inyo, maglalagay ng tanda. Ang Panginoon ay maglalagay ng tanda is the God of sign. At ang babaeng berhen ay manganganak ng isang batang lalaki. Siya ay maglilihit manganganak. At ang tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel, God is with us. Pag tinanggap si Jesus, ang Diyos ay sumasa iyo. Pag ang Diyos ay sumasa iyo, walang sino mang pwedeng pumatay sa iyo. Walang sino mang pwedeng umagaw sa iyo, magpahirap sa iyo, dahil ang Diyos ay nasa iyo. Hindi ka pwedeng mabuwal, hindi ka pwedeng mawala, hindi ka pwedeng malito. Hindi ka pwedeng maghirap o masira, dahil ang Diyos ay sumasa iyo. So mga minam sa Panginoon, itong napalaking tanda sa huling panahon, we are in the last day or last hour, na hindi, wag po nating antayin na maging huli ang lahat sa atin. Tanggapin na natin, tingnan na natin itong tandang inilagay na kung saan ipinakita ng Ama, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus, siyang tanda ng lahat ng titingin sa kanya, meaning ang maniniwala sa kanya, tatanggap sa kanya, ay hindi mamamatay. Sila may buhay na walang gan. At ayong tanda na siya'y namatay at muli na buhay sa pangatlong araw, yung po yung tandang ibinigay niya siya ang new covenant para po sa atin. Ang kanyang dugo ay siyang pangwisik sa atin. Panglinis. So mga mga sa Panginoon, ito yung tanda na huling ipinagkalob sa atin sa buong mundo, kung paanong buong mundo ang sinabi na ito sa panahon ni Noah. Ito po'y buong mundo, si Jesus. Ang kaligtasan itong arka ay para sa lahat ng gustong pumasok. Hallelujah. Ngunit ang mga tao sa panahon iyon, katulad ni Noah, kung sila ay nagmahal sa mundo at abala, hindi pa rin sila papasok dahil marami po ang mapapahamak. Kakaunti pa rin po ang makakapasok. Ngunit ang ating dalangin na gusto ng Panginoon na makapasok lahat ng kaluluwa sa kanyang inaalok na kaligtasan, sa arka ng kaligtasan. Kahit mag-apoy pa man, umulan ng apoy, ligtas ka, hindi ka matutupok dahil ikaw ay nakasakay sa arka ng kaligtasan ng Panginoon. So mga minamahal ko sa Panginoon, huwag po tayong gumawa ng kaligtasan ngayon sa panahon na parabang kahoy pa rin na tulad sa panahon ni Noah. Nagtitiwala at umaasa pa rin sa lakas at gawa kamay ng tao, lain ay mabubuwal at mapapahamak. Hindi tatayo yan sa paghatol at maging sa kapisanan ng banal na Book of Psalms chapter 1. Hindi sila tatayo. Tatayo ka doon mga minamahal sa Panginoon kung si Jesus ang iyong Panginoon. Siya ang pinakatanda sa huling panahon, si Jesus, na ipinagkaloob ng Ama na siya wala ng ibang kaligtasan. Kaya sabi ni Jesus in John chapter 14, I am the way. I am the truth and I am the life. No one could be into the Father except through me, sabi ni Jesus. Ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoon sama kundi sa pamagitan ko ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang new covenant. Siya po ang bagong tipan. Siya ang bagong pakipagkasundo, a great mediator sa tao at sa Diyos. Tagapamagitan, a new covenant. Hallelujah, my God. Glory to God. Kaya mayroon po tayong kapanatagan. Kahit ano pong nangyari sa mundong ito, mayroon ka ng kaligtasan. Kung tinanggap po natin si Jesus na iyong Panginoon, huwag kang mag-alala. Kahit ano mang mayroong nangyaring kamatayan sa paligid mo, fear not! God is with you. Emmanuel, Jesus is dwelling in you. Nananahan ang Panginoon sa iyo kahit hindi ka magpabaksin dahil baksinado ka na ng kanyang buhay. Siya ay nananahan sa iyo. Hindi po tayo matatakot sa pananakot ng mga tao at mga nasa posisyon o mga nasa government basta tayo po ay pinawalang sala at pinalain ng Diyos sa kanyang dugo. Dahil tinanggap natin siya mga minamahal ko sa Panginoon, mayroon po tayong kaligtasan. Hindi po tayo mga anay ba't matatakot, hindi po kailanman dahil tinanggap po natin ang kaligtasan.
So mga minamahal sa Panginoon, itong inilagay doon, muli ko pong babasahin sa inyo, mga minamahal ko sa Panginoon, ang ating naging verse dito sa chapter 9, verse 16, at ang baghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan. So, remember, the Lord remembered doon sa kanyang ilagay na baghari, and the bow shall be in the cloud, and I will look upon it that I remember. So, kung kanyang makikita, lagi niyang naaalala. Pagka ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon, lagi kang naaalala ng Diyos. Hello? Kaya sabi ng Diyos Ama nung binautismohan si Jesus doon sa ilog Jordan, at nagbukas ang langit at nagbumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapati. This is my beloved son. Ito ang sinisinta kong anak, lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Doon sa transfiguration doon, nagbago ngayon si Jesus, pakinggan niyo siya. Kaya kung tinanggap mo si Jesus, mga minamahal ko sa Panginoon, bilang iyong tagapagligtas at bilang iyong Panginoon at Hari at Diyos sa iyong puso, isipan at kaluluwa at pagkatao at gawa, alalahanin ka lagi ng Diyos araw at gabi dahil ang nakikita niya sa iyo ay yung kanyang anak na tinanggap mo. Hallelujah! Hindi ka kakalimutan. God always remember you. Ano man ang sitwasyon mo, may karamdaman ka, alalahanin ka ng Diyos, hindi ka mamamatay sa karamdaman mo. Alalahanin ka ng Diyos kahit ikaw ay mahirap at wala, alalahanin ka ng Diyos na hindi ka mawawalan. Magpapadalas yan ng supply sa iyo. God remembering you in Christ Jesus, sa kanyang anak na nasa iyo. Dahil kung mahal na mahal niya ang kanyang anak, for God he gave his only begotten son, na minamahal niya, na sabi niya, lubos kung kinalulugdan, kalulugdan ka rin ng Diyos dahil kay Jesus. As brother and sister in Christ, alalahanin ka ng Diyos dahil kay Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Kahit sa anumang sitwasyon, hindi ka kailanman mamamatay. Dahil siya ang magbibigay buhay sa iyo. Gaya ng sinabi ni David sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Bakit? God will provide. Nagpuprovide ang Diyos. Alam niya ang tao, ang pangailangan ng tao dahil siya gumawa ng tao. So mga minamahal sa Panginoon, huwag po tayo matakot mga mba. God will provide our needs. Lagi kanyang alalahanin. Kung wala ka, God will supply you. Kung may karamdaman ka, alalahanin ka. He is our great physician. He is our great doctor. Amen? Kung ikaw ay nasa pagsubok, is your strength. Siya ang magpapalakas sa iyo para makapagpatuloy ka, alalahanin ka niya. Dahil tinanggap mo ang kanyang anak, mahal ka niya. Kung paano minahal niya ang kanyang anak, mahal ka rin niya na tinanggap mo siya. Kung paano naging isa siya sa Ama, ganun din nakipag-isa sa Kanya, nagiging isa ka rin sa Diyos. At mga minamahal ko sa Panginoon, lakasan yung loob dahil pinagtagumpayan ni Jesus ang sanglibutan. Kaya mga minamahal sa Panginoon, alalahanin ka kung paanong inalaala ng Diyos na naglagay na tanda doon ang baghari at inalaala ng Diyos ang Kanyang tipan. Ganun din, alalahanin ng Diyos Ama ang iyong pakipagtipan kay Jesus, ang iyong relasyon kay Jesus, ang iyong pakipagkasundo sa anak ng Diyos. Hallelujah. Na isinuko mo, sinurinder mo ang iyong buhay sa Kanya at pinalitan niya ng Kanyang buhay para sa iyo. Glory to God. At patuloy po tayo sa pagbabasa mga minamahal ko sa Panginoon. Hallelujah. Ang walang hanggang, sabi nito, ang baghari pasa sa alapap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal sa may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. Everlasting covenant. Wow! Everlasting covenant. Mangyayari po itong everlasting covenant in Christ Jesus. So naroon po itong everlasting walang hanggang tipan ng Diyos sa tao through Him. Dahil kay Jesus, magkakaroon siya yung everlasting covenant. Pag tinanggap mo ang pakipagtipan ng Diyos sa tao ay wala ring katapusan. Hallelujah. Pag tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon na siyang sign, na siyang nilagdaan niya ang kanyang agreement o pakipagtipan sa tao ng kanyang dugo, ng kanyang katawan sa cross, para walang makaagaw sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Huyarasek horobabakande. Glory to God. Ang kanyang dugo, walang makapaghiwalay. Kaya no one can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Mga minamahal sa Panginoon, nilagdaan niya ng kanyang dugo
at ng kanyang katawan sa krus ang kanyang pagkikibagtipan sa tao. Glory to God! Kaya doon pumapasok ang everlasting covenant ng Diyos sa tao. Dahil sa kanyang anak na si Jesus Cristo, ng lahat ng tatanggap sa kanya, mayroong everlasting covenant sa Diyos. Glory to God! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kaya hindi po tayo dapat mangamba kung talagang ating pinakikinggan ang mga salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa oras pong ito na ating napakinggan ang mensaheng ito, na itong sign, hallelujah, my God, a sign of His covenant, ito'y tanda ng kanyang pakipag-covenant doon sa panahon ni Noah, maging higit sa ating panahon, nakipag-covenant ang Diyos sa tao para ang tao ay huwag malipol ang lahi, yung binhi ng manampalataya ay makapasok doon. Makapasok doon sa arka, hindi naman sa arka ni kaligtas, kundi sa kanyang kaharian ay makapanahan at makapamuhay ang tao ng walang katapusan at walang hanggang buhay. At darating ang Panginoon, tulad din sa panahon ni Noah, tulad din sa panahon ng Gomorrah at Sodoma, na huwag po tayong maging tulog, huwag po tayong maging pabaya, huwag po tayong maging patumpik-tumpik o papay-hapay o palaro-laro. Beware, people of God, beloved of Jesus Christ, hallelujah, wake up, watch and pray. Glory to God, watch and pray. Say it in the Spirit. Wins not the Spirit. Pray without ceasing. That Jesus is coming very soon. Darating siya at hindi na magluluwat. Darating siya, mga minamahal ko sa Panginoon. Kung paano ang sa panahon ni Noah, gawin po nangyayari na po ang panahon ni Noah sa ating panahon. Gomorrah at Sodoma, laganap na ang mga bakla, tumboy, kinakasal na sa bawat buong mundo. Dahil ito nangyari, is prepared. Napaka-close na masyado ang ating panahon sa muling pagparito ng Panginoon, pasama ng pasama na ang mundo. Kaya ano pang ating iniantay, pumasok na po tayo, tanggapin natin si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Dumating man ang katapusan ng mundong ito, tiyak sigurado ang iyong kaligtasan. At makikita tayo sa kaharian ng Diyos sa kalangitan, magpakailan-kailan pa man. At makikita natin higit ang Diyos, face to face ang kanyang mukha. He is our Lord, our King, our God, forever and ever. He is our God, the Creator of the heaven and earth. Glory to His name, sa kanyang lahat ng karangalan, kapurihan, kadakilan, pasasalamat, at bukas magpasawalangan sa pangalan ni Jesus. Let us bow our head and pray. Father, in the name of Jesus Christ, by the power of your Holy Ghost, Lord, I pray sa lahat, Panginoon, nakarinig yung salita at dalangin ko, na itumimo, Panginoon, sa kanilang mga puso, isipan, espiritu at kaluluwa, na ikaw nga po yung magkipag-covenant higit o Diyos doon kay Noah. Panginoon, salamat, Lord, na ito'y nilagdan mo ng dugo at katawan doon sa krus. Ikaw, O Diyos, ang everlasting covenant, ingatan mo ang iyong mga lahi. Hindi mo pababayaan, Panginoon, maging sa aming panahon, na mayroon kaming katiyakan, kapanatagan at kapayapaan. Hindi kami matatakot mangamba dahil walang kapangyarihan sa amin ng kamatayan. Inalis mo na. Walang kapangyarihan sa amin ng takot, pangamba at kahirapan, kawalan at mga pagyanig, panggimbal sa mundo ito. Dahil ikaw ay suma sa amin. Salamat po, Amang Banal, O Diyos. Ginawa mo kaming bago, hindi na katulad ng dati. Our life is never been the same, redeemed by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga minsayad kapahayagan. Sa lahat, O Diyos, aleluya, na mga nakarinig, dalaan kayo magkaroon sila muli ng alab at panunumpalig sa iyo. Na sila'y maging seryoso na at patuloy sa paglilingkod na may alab at ningas at pagmamahal sa iyong utos at mga salita. Na sa kanilang araw-arawing bulayin, araw at gabi, ang iyong mga salita na basahin at aralin ay mga utos mo, Panginoon, na trabahuin namin ang aming kaligtasan at ipahayag ang iyong mga salita. Panginoon, salamat, Lord God, hallelujah, ginawa mong kaming alagad. Salamat po sa mga mensahe, Panginoon. Ako'y nagpupulit ng papasalamat sa iyo na hindi mo inilim sa amin ang iyong Espiritu Santo siyang saksi sa panahon noy Noah at maging sa aming panahon na siyang ipinahayag sa amin upang, Panginoon, magkaroon kami ng matagumpay na buhay, matatag at matibay at panatag at laging gising at handa dahil malapit na muli mo pagparito. Ginawa mo kaming matatalino upang magtrabaho sa iyong kaharian. Hallelujah. Ginawa mo kaming, Panginoon, gising at buhay sa panahong ito na mananagumpay dahil ikaw ay suma sa amin, sino pang laban sa amin. Kaya salamat po, Amang Banal, puno kami ng kalamat karunungan. Hindi kami tulad, Diyos, ng limang hangal, kundi limang matatalinong birhen. Salamat po, Panginoon, at matapat, O Diyos, na alipin at patuloy, Diyos, na iniingatan mang buhay. Pinupuri kita at luwalhati, Amang Banal. Salamat po sa mga misahit kapahayagan. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng karangalan. Kapurihan ka na pa sa salamat. Ngayon bukas magpasawalan sa pangalan ni Jesus.
Amen, amen. Glory to God. At ibibigay ko po ay Bishop sa pagpapatuloy. Praise His name. Glory to God. So, mga minamahal, tiniibig ko sa Diyos. Atin pong napakinggan na ang Diyos ay nakipagtipan sa tao upang hindi para sa ating kawalan, subalit ito ay para sa ating kaligtasan. Kaya kung papaano si Noah ay nanghawakan sa covenant na pakikipagkasundo ng Diyos sa kanya, ganun din naman po tayo sa ating panahon higit sa lahat, sapagkat si Kristo ang bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Kaya sa atin po mga tagapakinig, tagasubaybay na nakakarinig ng mensahe sa araw na ito, the signs of the covenant, alam niyo po, may kanagdagan po ako dito, nung pumatak ang ulan, si Noah ay nagsimula ng nakakita ng tanda ng katuparan ng kaganapan ng pangako ng Diyos. So ganun din naman po sa atin, nung sa panahon ni Noah ay palakas ng palakas ang ulan, ito po'y tanda na siya'y papasok na sa arka ng kaligtasan. Ang paglakas ng ulan sa kanyang panahon ay tanda ng kanyang kaligtasan, ngunit sa mundo ay kapahamakan. Ganun din naman sa atin, binigyan tayo ng napakaraming tanda ng ating Panginoong Hesus. Ang digmaan, ang lindol, ang kagutuman, ang lahat ng mga salot na dumarating sa ating panahon ay hindi mo dapat ikakapangamba, sapagkat yan ay tanda ng kaganapan ng pangako ng Diyos ng ating kaligtasan. Si Noah nung makita niya ang pagpatak ng ulan at palakas ng palakas ito araw-araw, glory to God, hindi po siya nangamba sapagkat nagawa na ang arka ng kaligtasan. And Jesus Christ, ginawa na rin po niya ang arka ng ating kaligtasan doon sa krus. At ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay maliligtas kasama ng kanyang sambayanan kung siya ay maninindigan at ipaglalaban niya ang kaligtasan kanyang tinanggap sa Panginoon. Siya at ang kanyang sambayanan ay maliligtas kung ang kanyang sambayanan ay makipag-isa, kagaya ng sambayanan ni Noah ay nakipag-isa na gawin nila ang kaligtasan nila. Ganun din naman ang ating sambayanan ay maliligtas kung makipag-isa sila sa iyo. Subalit ang hindi makipag-isa ay maiiwanan sa mundong ito na lubos na kapahamakan ang mangyayari sa tao. Sapagkat ang kasalanan sa panahon na ito ay sobra-sobra kaysa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah ay hindi nangyari ang lalaki at lalaki ikinasal. At sa panahon ni Noah ay hindi ikinasal ang hayop sa tao. At hindi rin ikinasal sa panahon ni Noah ang tao sa gamit. Pero ngayon, gumising kayo mga minamahal. Sa panahon na ito, nangyayari. May ikinakasal, lalaki sa lalaki, babae sa babae, hayop sa tao, ikinakasal ngayon. Maging gamit, ikinakasal sa tao. Bahay, ikinakasal sa tao. Ang mga hayop, binibinyagan. Hindi nangyari sa panahon ni Noah, hindi nangyari sa panahon ni Lot, ngunit nangyari sa ating panahon. Ang sobrang kasamaan na hindi matanggap ng Diyos ay nangyayari sa ating panahon. Kaya kung hindi ka handa at hindi ka papasok sa arka ni Jesus, mapapahamak ka. Kaya tiyakin mo na ang pinapasok mo, maging yaong mga sumampalataya kay Kristo, tiyakin mo na ang pinasok mo ay arka ni Jesus. Baka ang pinasok mo ay arka ng kasinungalingan, arka ng kakamalian. Huwag mong sabihin na fellowship yan. Baka fellowship lang yan at wala dyan ang arka ni Jesus. Sapagkat ang arka ni Jesus ay buhay ni Jesus. Tingnan po natin, si Noah ay pumasok sa arka. Daladala sila ng arka. Wala silang magawa sa loob ng arka, kundi maghintay. Ganon ka rin naman, nawa, ang arkang pinasok mo, yung ikaw ay dinadala sa buhay ni Kristo at hindi sa buhay ng sanglibutan, sapagkat maraming fellowship ngayon na hindi totoong nakapasok sa buhay ni Kristo, sapagkat ang pumapasok sa buhay ni Kristo ay may buhay na banal. Ipinapractice ang buhay na kalinisan, ipinapractice ang
puso at kalinisan sa isipan, sapagkat bago nagalit ang Diyos sa panahon ni Noah, nakita niya ang imahinasyon ng mga tao masama. Ang imahinasyon ng puso ng tao, pawang demonyo, kadimonyuhan, kahalayan, pagnanakaw, korupsyon ang nakita niya doon sa puso't isipan ng tao. Kaya mga minamahal, kung ang pinasok mong arka ay hindi nakapagbabago sa puso't isipan mo, nasa kapahamakan ka pa rin hanggang ngayon. Pero kung ang arkang pinasok mo o ang fellowship na pinasok mo ay lubusan kang nabago puso't isipan, espiritu at kaluluwa, nasa tunay kang arka at nabubuhay ka sa kalinisan, kabanalan, katwiran ng Diyos. Kaya tiyakin po natin na ang arkang pinasok mo ay nabago ka. Sapagkat kung hindi, wala ka pa sa arka ni Jesus. Because the ark of Jesus Christ brings holiness, righteousness, truth, patience, humbleness. Kaya mga minamahal namin sa Panginoon, paalala lang po, tiyakin mo na ikaw ay nasa arka ka ng Panginoon. Upang sa pagkawasak ng mundo, tiyak ang kaligtasan mo sa sambayanan mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, kasama mong maligtas kung ikaw ay maninindigan sa kabanalan ng Diyos. Ito po ang aming pong bahagi sa inyo, mga minamahal, sapagkat kailangan nating magbago, mabago ang ating puso, damdamin, ugali, at makikita natin, let the reason of God shall be your reason today. Hayaan mong ang mga rason ng Panginoon na kung saan ang kanyang mga salita ay maipamumuhay natin sa araw-araw. Walk with God daily and the Lord will bless us continually sa panahon na ito, sa gitna ng trouble, sa gitna ng kapahamakan, ang Diyos ay laging nariyan para tayo ay iligtas sa kapahamakan. Okay, tayo po iaawit. Awitan po natin ang Panginoon, to God be the glory. And then tayo po mananalangin sa pangwakas na pananalangin, pasasalamat sa pananalangin. Salamat po sa lahat ng sumubaybay, salamat po sa lahat na nakakarinig, salamat po sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayon po sa Hebrew chapter 9 verse 15, Jesus Christ is the Ark of the New Covenant. In chapter 12 ng Hebrew, verse 24, He is the Ark of the New Covenant. In Matthew chapter 26, glory to God, it is also written, His blood is the blood of the new and everlasting covenant. So kay Jesus ang lahat ng ito. Siya ang arka ng bagong tipan. Pumasok na po tayo at ipalinis niya sa Kanya ang buhay natin. Let us sing the song, To God Be the Glory. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. To God be the glory. 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 For the things He has done. By His blood He has cleansed us. He has cleansed us. By His power He has saved us. He has saved us. To God be the glory. For the things He has done. Sa Tagalog, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri,
sa Diyos ang papuri sa lahat niyang gawa. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri sa lahat niyang gawa. Sa Diyos ang lahat ng papuri sa lahat ng mabubuti niyang gawa. Kaya ang pagpapala, biyaya, kasaganaan, kapayapaan, hallelujah, katagumpayan ay nasa Diyos lamang natin matatagpuan. Higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Sumainyo nawa ang pagpapala, kapayapaan, pag-ibig at kasaganaan, kalusugan, kaligtasan, tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumabaybay, sa lahat na nakakinig, sa lahat na tumatanggap sa mga aral ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang lahat ng ito in the mighty name of Jesus. And all the people of God say amen and amen and amen. And to God be the glory. Amen, amen, and amen. Amen.